Tuloy-tuloy na mga ka-PH and S ang final window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa June. Kaya tanong ng marami kung kaya na ba ng All Cadets lineup ng Gilas Pilipinas ang team ng Indonesia at Korea. Matapos pinayagan ng Interagency Task Force ang request ng SBP para tanghalin sa bansa ang final window ng FIBA Asia Cup qualifiers na nakatakda sa June 16 to 20 sa Clark, Pampanga. Hindi naiwasan ni dating PBA import Lester Prosper na magbahagi ng kanyang opinion sa 30 International Basketball Federation Asia Cup third and last window qualifiers. Tanong ni Prosper kung kaya ba ng All Gilas Cadets ang loaded na lineup ng Korea matapos nitong inanunsyo ang 24-man pool ng Korean basketball team, kasama ring inanunsyo ang kanilang bagong coach. Ang Korean team ay masasabi nating isa sa mga powerhouse na team sa Asia sa larangan ng basketball. Si Prosper ay dati ng San Miguel Beer at Terra Firma import at kasalukuyang naturalized player ng Indonesia na una nang nagsabing re-resbaka ng Indo team ang Pilipinas. Nagkita si Kai Soto at si Prosper sa isang practice session sa East West Private sa Amerika. At sinabi niyang maging super entertaining ang makikita ng mga fans ng Indo team at Pilipinas. Tinawag pa niya si Kai bilang isang young legend. Tinambakan kasi ng Gilas Pilipinas ang Indonesia noong February 2020 sa Jakarta sa unang pagtutuos sa score na 100-70 habang nakatakda naman ang kanilang rematch sa June 19. Tanong ni Prosper kung kaya ba ng All Gilas Cadets lineup ang South Korea. Karamihan daw ng players ng Korea ay mga legit na shooter, kaya nitong tumira sa 3-point area. Kung pagbabasihan ang team comparison nila sa mga previous game ng dalawang teams, ay halos dikit sila sa field goal percentage. 46% ang Korea, habang ang Pilipinas ay may 45%. Lamang ng konti ang Korea sa 2-point field goal percentage, nasa 52.1 ang Korea, habang ang Gilas ay may 49%. Halos 1% lang ang lamang ng Korea sa 3-point shooting. 40.3% ang Korea habang ang Pilipinas ay may 39.6%. Pero dahil sa upgraded lineup ng Korea, mas madagdagan pa ngayon ang kanilang mga tirador sa 3-point area. Pagdating sa rebound, lamang ang Pilipinas 50-41. Pero asahan mong mahihirapan din tayo sa mga bagong santa nilang mga players sa ilalim para tulungan ang malakalabaw na naturalized player nilang si Ricardo Ratliff. Pati na rin sa mga ibang key stats ay halos dikit pa rin ang dalawang kuponan. Itinuturing ng team nating Gilas Pilipinas na mortal na karibal ng basketball ang South Korea. Dahil sa mga nakalipas nating mga laro kontra Korea, ay parating nandiyan sila paulit-ulit na hadlang ng Pilipinas para maka-advance sa next round ng FIBA tournaments pati na sa Asian Games. Huling nanalo ang Gilas Pilipinas kontra Korea sa semifinals noong 2013 FIBA Asia Cup Championships sa score na 86-79. At sa panalong iyon, muling nakapasok ang Pilipinas sa 2014 FIBA World Cup matapos ang mahabang panahon since 1978. Naglabas rin ng pahayag si Ricardo Ratliff kaugnay sa kaibahan ng brand of place ng Gilas Pilipinas kontra sa kanyang Korean team. Ang pinagkaiba daw ng Korean team ay isang old school type of place ang Korean team. Kilala kasi ang Korea sa passing at shooting, panaiikot ng bola at kung sino man ang libre sa labas ay pwede kanilang tirahan ng harap-harapan. Ang Pilipinas naman daw ay new school brand of place, more on one-on-one game, maghahanap ng pagkakataon na makapenetrate, pwede kanilang dakdakan sa ilalim o di kaya iskoran kanila ng layup. Sa madaling salita, puro dribble lang daw ang mga Pinoy, sabi ni Ratliff. Kaya na ba ni Kai Soto at ng Gilas Pilipinas team na harapin ang mga bigating international events sa final window ng qualifiers? Ay bintahin ng Gilas ang isa na lamang panalo ang kinakailangan para maka-advance sa FIBA Asia Cup proper.